Ay mga kuya at mga ate, ngayong araw is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Spanish sardines gamit ang ano na isda to? Bangos or bangos sardines. So ngayon is ipiprito mo muna natin sila. Prituhin muna natin sila kumbaga. So ano, maganda na kayo ng papel at ballpen para ituturo ko sa inyo isa-isa. Ayan mga kuya at mga ate, so nais, prituhin mo muna natin yung bangus. Hayaan natin muna siyang maluto sa pagkaprito. Ay, hindi mo naman siya lulutuin. Kung nakita mo mga kuya at mga ate, wala yung ano, wala yung asin. Ayan, prituhin muna natin siya. Ayan na mga kuya at mga ate, tapos na siyang prituhin. Ayan, naprito na siya. So, lulutuin na naman natin siya. Panibagong luto na naman ito. Para magawa na siyang sardinas. Pero bago yan, linisan muna natin yung kalat ng pagpriprito. Kasi sobra talaga tumatalsik yung mantika. So una mga kuya at mga ate, is gamit natin isukang ano, cane vinegar. So ilalagay ko na yun dito. Pabayaan lang natin siya. Sunod mga kuya at mga ate, is soy sauce. Again, yung sabi ko is tansya-tansyahan muna ito. Yung gagawin natin is pagtatansya-tansya muna. Again mga kuya at mga ate, hindi tayo naglagay ng asin muna. Ito. Pamintang durog. At ngayon maglagay tayo ng asin. Kunti muna siya. Pakukuluin muna natin siya bago natin lagyan ng tubig. So ngayon, pabayaan muna natin siyang kumulo muna. Kung nakita nyo mga kuya at mga ate, hindi ko pa nilagay yung sibuyas, ahos, at saka iba pang mga ingredients. Kasi mamaya ko pa siya ilagay kapag maluluto na siya. Kapag magiging okay na yung bangus natin. So ngayon, isihintayin muna natin siyang kumulo ng kaunti. Double ano ito eh. Kasi nga, pumalsik yung mantika. So, kaya kailangan natin yan o. Para hindi tayo mapapagalitan. Ayan, kumulo na. Sarap. Sarap ng ahos. O, sarap ng ano? Ng suka. Perfect. So dahil nakakulo na siya ng mabuti mga kuya at mga ate, ilalagay na natin ang tubig. Yan. Kung nakita nyo, marami talagang tubig yan para po ano siya, manunuot siya at the same time, mas magiging yung buto niya or yung ano ba, yung bang humok in our dialect, lumambot pala, para lumambot. Hay mga kuya at mga ate, nilipat ko na siya sa pot kasi nga mas madali, mas maganda itong lalagyan i-compare natin sa kawali. Actually, kung may takip po kayo, dapat mo siyang tatakpan para yung heat niya is kumbaga ba yung init ng ano, yung init ng niluluto nyo is hindi magpabago-bago. Kaso lang wala pong takip ito, so kaya pabayaan na lang natin na ganyan. Pero sa suggestion ko sa inyo, kapag may takip kayo, dapat it should be nakatakip ito. Kung titignan nyo mga kuya at mga ati, sobrang daming sabaw. O, mas marami ang sabaw. Ang purpose ng sabaw is
Ang purpose ng sabaw is para ma para lumambot po yung karni natin or yung isda. Then sabi, may nagsabi, "Kuya, bakit ang itim?" It's very normal na maitim siya para susuot, susuot talaga yung itim niya dito. Pangit kasi kapag malapsi or pangit kasi kapag yung kulay ng karni natin is sobrang ano, parang walang color. So, yun ang pangkulay natin. Anyway, kapag mawala na yung tubig, hindi mo na siya makikita na maitim o whatsoever. Kasi ibang flavor, ibang flavor naman yung ilalagay natin eh, bago natin siya para matapos. Like example, oil naman yung ilalagay natin. So ito, kailangan lang ito para magiging vibrant, magiging good, magiging maganda ang kulay sa kinalabasan. Kaya nga sabi ko, hindi muna ako maglalagay marami ng asin or i-make sure ko na kapag kumulo na ito ng mabuti, doon na natin siya titikman kung kailangan pa ba tayo maglagay ng asin or hindi na kailangan maglagay ng asin. So, pabayaan lang natin siyang kumulo. Actually, nagkumulo na siya ng kaunti. Oh. So, ngayon nilalagay na natin yung una, luya. Dapat nakaganito yung slice niya. Kasi ito din yung gagamitin natin pang ano, pangdagdaganda sa silidlan. Sunod is yung bawang, sibuyas muna. Yung sibuyas ko is malalaki yung ano, malalaki yung slice niya. Bakit? Kasi lalambot lang din ito while na gano, while pinapakuluan ng masya, pinakuluan. So, mas mabuti na yung malambot siya na malaki kaysa malambot na maliit. Tapos, bawang. Mamaya, so, titikman muna natin para malaman natin kung kailangan pa ba ng asin. Hindi. Okay na. Hindi siya kailangan ng maraming asin. Tama na siya. Pero parang kulang pa. Mamaya muna, kakuluin mo muna natin ng maayos. Baka hindi pa natunaw yung asin na nilagay natin kanina. Pangit din naman kapag sobrang alat ng sardinas natin. Mabayaan muna natin yan mga kuya pati. Pandagdag amoy, pandagdag bango, laurel, dahon ng laurel. Yung malalaki yung nilalagay ko kasi gagamitin din natin ito. Kung merong pressure cooker sana kuya't mga ate, is more or less 30 minutes lang itong ginagawa natin or 15 minutes lang yung pagpapalambot ng karni. Kaso wala tayong pressure cooker, most of the time is aabot siya ng 2 o 3 oras siyang papakuluan. Hanggang matapos, hanggang maubos talaga yung tubig niya. Tapos, titignan natin kung... Pero i-make sure mo na the same pa rin, hindi mawawasak yung karni mo, ang isda. So, pabayaan na natin siya. So ayan na mga kuya at mga ate, mahigit 2 oras at kalahati, tapos na siya, wala na siyang sabaw, kumbaga finished product na po ito mga kuya at mga ate. Ayan na mga kuya at mga ate, is igigisan natin yung iba pa nating mga sangkap, pero bago yan mga kuya at ate ha, ititignan natin. Ito kanina yung ano, yung sarsa ng niluto natin, yung bang residue niya. 'Di ba wala na siyang sabaw? Ito 'yun. So gagamitin natin 'yan kasi pampalasa ito. Ito 'yung gagamitin natin pampalasa talaga. So ngayon mga kuya tati, i-check natin kung mainit na 'yung mantika. Una is ilalagay natin 'yung ano ba 'to? Garlic. I-make sure natin mga kuya at mga ate na ang paglagay natin ng garlic ay mainit na talaga yung mantika. At the same time is gawin natin siyang golden brown talaga. Kasi masarap talaga kapag golden brown. Yung bang parang mapait-pait na. Kasi nga, ang sardinas kasi mga kuya at mga ate malangsa.
lalo na isda kasi siya. So make sure na i-golden brown natin para hindi maamoy ang lansa ng ating mga isda. Yun ang isa sa mga yun ang isa sa mga pinaka the best nating gawin is dapat mawala ang lansa ng isda. Ayan. I-make sure natin na golden brown ito. Yan, titignan natin, hahaluin natin ng maigi, maayos, i-make sure na golden brown na ito mga kuya at mga ate. Ngayon is ilalagay ko yung laurel, dahon ng laurel, para naman is para babango pa siya ulit. Yan, ilalagay natin ang laurel. Kung nakita nyo kanina, marami tayong nilagay na laurel sa pagpapakulo, yun din ang laurel na ginagamit ko. Ngayon is ilalagay pa natin ang isa pang laurel. Mga kuya at mga ate, kung nakita nyo yung bawang, parang golden brown na siya. Nakita nyo, unti-unti siya nagiging golden brown. Ito yung pinakamasarap na part talaga na magiging golden brown siya. Kung pwede pa lang magiging crispy golden brown siya, yun ang gagawin natin para mas lalong sumarap at lalong bumango yung gawin nating sardines, yung bango sardines kumbaga. Sorry mga kuya at mga ati ha. Mga kuya at mga ati, ito na yung pangatlo ata ito na negosyo tips na bibigay ko sa inyo. I hope po makatulong ito sa inyo. Yung sardinas, yung alam ko lahat tayo kumakain ng sardinas. Ayan, nakita nyo golden brown na po siya. Sunod naman natin nilagay is yung sibuyas. Yan. Sure na sure po ako mga kuya at mga ate. Ang sibuyas pala mga kuya at mga ate, make sure lang natin na parang lupay-pay na siya ba? Yung bang hindi na siya crunchy, hindi na siya crispy. Yun lang, bango ng ng sibuyas. The more maraming sibuyas at saka garlic, the more na mas masarap yung pagkain mo. Kasi nga, una, nakakatanggal sila lang sa, pangalawa, naka-add sila ng flavor sa ng niluluto nyo. Mga kuya at mga ate, way back ha, or balikan natin, alam nyo yung mga sardines na katulad nito yung Spanish sardines, or is gusto ito ng mga nanay. Yan, ilagay na natin yung chili or yung siling haba para may dagdag spicy yung natin. Pero hindi ito masyadong maanghang. Yung tama-tama lang. Balikan natin na gusto ng mga nanay talaga yung Spanish sardines natin mga kuya at mga ate. Lalong-lalo na yung nagtratrabaho. Yung alam mo naman ngayon wala pang masyadong maraming wala pa masyadong open na mga kainan. Yan, pwede ito nilang gawin nila itong tanghalian. Yan, nilagay ko na mga kuya at mga ate yung carrots. Ang anuhin lang natin is lutuin natin yung carrots bago natin ilagay yung isda natin kanina na pinakuluan ng halos dalawat kalahating oras. Halos tatlong oras siyang pinakuluan. Yan. Ilalagay natin yung kanina yung residue. Yung pinaglutuan natin kanina, yung tira-tirang pinaglutuan natin kanina. Kasi doon nanonood ang sarap or doon nanonood ang lasa. Pero sure naman ako na mas malasa yung isda natin kasi nga ilang oras siyang pinakuluan. So ayan, ilagay natin. So kung makita nyo mga kuya at mga ati, di ba kanina sobrang itim? Kapag maluto na yan, hindi nyo na makita yung sobrang itim. Sasabihin nyo pa, parang kulang ng kulay. So yan. Kung titignan nyo, napakasarap tingnan ng carrots. Yan, nagdadagdag ito flavor. Actually mga kuya at mga ate, kung meron kayong olive oil sana yung gagamitin nyo para mas lalo pa siyang sasarap. Kaso dahil naka-lockdown pa rin tayo, hindi ako makapag-mall. Oh. Hindi ako makabili sa grocery ng olive oil. Kaya kung lang yung available muna sa kusina, is yun ang ginagamit ko. Yan, ganito lang. Ito, napaka-simple.
Tapos na, ganito lang, ganitong ganito lang talaga siya, kuya't mga ate. Yan, ilagay na natin. Alam mo ba, maglagay ka ng tatlo o apat na sa isang bote, is pwede mo siyang ibinta, tatlo kahit tatlo lang, pwede mong ibinta ng 100 pesos. So, huwag kayong bumili sa supermarket or sa mall ng na isda. Bumili kayo sa public market para mas mura. Kasi kapag sa public market, mga kuya at mga ate, ang isdang yan ay nasa 180 pesos lang ata ang kilo. Pero kapag nasa mall ka bibili, nasa 290 or 300 pesos ang kilo. Kasi ito, mga kuya at mga ate, sa Robinson's ako bumili. Kasi nga una, hindi pa ako wala pa naman talagang sasakyan papuntang Carbon. So hindi ako nakapagpunta sa Carbon. Ito. So yan lang, mga kuya at mga ate, oh, tignan nyo. Napakadali siya, napakadaling gawin. Make sure lang na mainit yung mantika nyo. Kasi para mas magtagal pa siya. Like example, aabot pa siya ng 7 o hanggang 1 buwan kapag mainit ang mantika na nilutuan nyo. Yan na. Ito lang. Napakasimple lang, mga kuya at mga ate, yung ginawa natin na Spanish sardines. Kung pwede kayo magdagdag pa ng mga pickles, mga ganon. Pero sa akin is okay na ako sa carrots lang at saka ganyan. Ayan. Good na ito, mga kuya at ate. Tapos na ito. Ito na po. Pwede na po itong ibenta natin, ipopost na natin ito sa Facebook o kahit saan man, kasi nga negosyo po ito, for 100 pesos lang. Ayan na, ito na, mga kuya at mga ate. Bye-bye!